ating bagong nakikita. Hindi na masyadong bago ang Rafaela, pero bihira siyang mapili dito. Minsan nga, cheese strat pa yan. Kapag sinabi natin cheese strat, yung hindi masyadong napipili. Hindi masyadong ginagamit na strategy for a certain game. So right now, we do have the Rafaela na malaganda yung tulong in terms of rotations. Kasi hindi lang yung heal yung meron kayo, meron pa kayong movement speed. And of course, kung sino man papasok or may huhulihin sila, they have the stun coming from the last kill of Rafaela. Totoo. Kung kanina nakakita tayo ng Estes, Esme, ngayon Rafa, Esme. So, is it the healing galing meta? Healing galing meta. Probably. Parang ganun eh. Pwede naman. Sige, pakilala na natin, ladies and gentlemen. Series number 2, Geek Fam ang pupunta dito sa ating blue side. SGD Omega on the red side. Docman will be using the Kaja. Cortese as the Selena. Escanor as the Claude. Why Not as the Tams. And Kingpin will be using the Lia. And para naman sa red side, we have the SGD Omega. Toshi ang gagamit ng kanyang carry. Crips naman para sa Akai. Hit para sa kanya Rafaela. Esme naman para kay Carl Tizzy. And of course, Terisla naman ni Kenji dito. Tamang chill na muna dito. Oo. Early invade. Oo. Coming from Geek Fam. Sabi namin, napanood na namin yung mga laning style nyo. Kayang-kaya. Napanood na namin laning style nyo. Alam namin na gumagamit din kayo ng Tams. Pero Kingpin with the Kaja, napakabilis din niyan kumuha ng objective. Kaja, of course, with the Ring of Order. Plus, syempre, yung mga bola ng Kingpin. There is the first arrow connecting to Kenji. Munti ka nang mawala. Kung wala lang yung passive ni Kenji, sigurado tumba yun. Kita mo naman yung kanyang every nawawalang buhay. Saan magkakaroon tayo ng defense dito? Ayan, medyo pulado dito si Why Not using the Tams. Medyo gusto ko yung pick dito ni Why Not, nilabas ang kanyang Tams. Ang ganda ng bagong skin niya. Oo. The Liquid Fire. Liquid Fire Tams. And mind you, si Why Not, dating support, pero nagsa-sideline na ngayon. Yun nga, nag-offlane na siya ngayon. So ngayon, ang sinasamahan ng ating Rafaela dito ni paring Heat ay of course si Toshi. So talagang gusto nilang protektahan si Toshi dito. Magpapayaman si Toshi. Magpapayaman din si Heat dito. Kumbaga, may bounty ka na, meron ka pa nung instant ka-ching na gold na kada tama ng skill mo, the average, para dito kay parang Heat. Napakaganda ng double wall lock dito coming from Kipsu. Medyo pulado si Document, pero out na muna ang ating Document. Ang kanilang Kaja muntikan ay hindi sapat. Tamang zone out coming from Toshi na naman onto the top lane. Talagang magkakakilala sila kasi walang nagkakamatayan sa unang dalawang minuto na naroon. Kumbaga sa boxing, walang jab. Tamang lakad-lakad lang. Amba-amba lang muna. Yakap-yakap. Tapos yung referee, oy, huwag kayong magyakapan. Parang ganun yung nangyayari. Pero ito, nabuhay na ang pagong para patayin. Turtle goes to tropa natin. Geek Fam, kung kayo tatalo na ba? Wala na muna. Stop na muna ulit. Tulad niya na sinabi mo kanina, wala munang suntukan. Pero ang unang nakasuntok ata dito ay Geek Fam. Getting the first objective of the game na napunta, of course, kay paring Kingpin. Kingpin having the impure rage then on his arsenal. Interesting kasi dito yung Heat. Ayun na, nahuli ang ano. Napakaganda na. Nahuli ang carry. That's a 1-2 punch combination coming from Kaja plus Why Not. Kita mo na may alihub combination nila. Napakaganda yun, no? Tinali, tapos instant malalagyan mo kagad ng mga balls na magmumula dito kay Kingpin. And syempre, walang magagawa na masyado si paring Heat kahit mag-heal-heal siya kasi nga nakatali. Ito na naman, double hurricane. Wall lock coming from tropa natin dito from the side of SG Omega. Pumutok na ang kanilang Tam. Sino na masusunod? Oh my, ito na ang pagbabalik ng Splash Brothers. Ay, isabong pa si Heat. Grabe naman. Dogman, the doctor is out. The doctor is out, not in. Meanwhile, in the bottom lane, Kenji goes for the solo kill para kay Escanor. Grabe, clutch heals mula dito kay Heat. Sakto sa pangalan niya. L na lang ang kulang, health na. Oo nga, no? L na nga lang kulang, health na binibigay dito ni Heat. Pero gusto ko yung solo pick off ni Kenji kay Escanor. Kasi usually makaka-BMM out ka, antay dito sa kanilang Trisla, yet nakuha niya ang kill. Yeah, ang mahirap din kasi sa Claude na nerve siya ng sobra dahil nga nabawasan ng isang segundo yung BMI, niya. Na usually yun yung pinaka-tool niya para makapag in-out. So kailangan ma-utilize ng maayos ni Escanor yung BMI niya dito. And of course, him having the bounty, tapos wala kang napapatay, medyo mahirapan siya mag-only, mag-farm dito. Tama, medyo mahirapan mag-farm dito, pero ito, open up dito sa top lane, medyo tumatan siya lang dito ng abyssal arrow coming from Selena. Ito na naman, Divine Judgment, Heat will go down, patapos ang bakbakan, they can convert this objective. Nako po,
Kuya Prof B, like what we've said earlier, si Docman ang pwede ko nang bansagan na the ultimate playmaker. Ilang beses na natin nakikita to na mumula sa kanya na napakagaling niya talagang mag-make ng plays. Alam niya when to go in. Alam niya kung ano ang capability niya. Look at this. 3 kills in total, 3 assists. Lahat nandun si Parang Docman. Yan ang kabilis dito. Pero ito, another world lock coming from Kripsu. Tumalo ng kanilang Cartesi dito. Medyo sumasayaw. Mm-hmm. Now, Docman is down. Sino pa susunod? Toshino. Merong medyo pulado lang dito. Nakakagulo na. Why not? Stun coming from hit. Pulado na rin Cartesi. Okay. Toshino is still up. Out na muna. They want to disengage. Nice usage of the Holy Healing na pumula kay hit dito. Pero talagang bang, hinabol pa din mga kaibigan ni Kingpin ang kanya mga kalaban. Medyo magulo ang nangyaring laban doon. Toshi actually getting a kill. Instant 100 gold din yan because of the bounty hunter. Tabla ang laban. Sir Propi, 6-6. Biglang tumablas. Nakakuha sila ng tatlong hero plus objective na napunta sa gig pang. Medyo bumalik yung vapor. Bumalik yung vapor. Dahil very commendable din kasi yung mga lockdown ni parang Kripsu dito sa kanyang Hurricane Dance. Biruin mo ha, usually sa Hurricane Dance, sa isang wall mo lang dinidikit yung kalaban mo. Si Kripsu, dalawang wall. Yun ang ganun. Dalawang wall niya nadidikit yung kalaban niya. The waller, wall to wall. The wall to wall combination coming from Kripsu. Tignan natin dito kung susunod nila objective. Tamang tansya coming from Curl TZ. Okay. And ito naman sagot nila, kunin na natin to mid. Medyo maluwag ang mid natin dito, sabi ng tropa natin, SGD Omega. Kailangan mag-ingat ng SGD Omega dito kasi dalawa yung threat ng huli sa kanila. Eh. Meron kang Abyssal Arrow plus you have the Divine Judgment. So, kailangan nilang maging aware sa positioning nila kasi minsan kapag napailing lang sila, sabihin natin mapuwing sila, pwedeng tumama yung pana eh. Yun yung tapos mahuli natin sila kaagad. Yun ang sinasabi natin, para mahuli kaagad dito, kailangan isang mabilis na burst ang mangyari. Parang combination dito, siguro pinakamaganda pag Divine Judgment, tamahan natin araw. Kung sino man, gawin na natin yon. Burst kill is still a kill. Oo, kill is a kill. Tapos back ng onte yung geek farm. Hintay ng cooldown, then go for objectives. Another na naman yun. Tapos babalik lang simple. As long as nagiging effective, gamitin lang natin ang gamitin. Eto na, nabuhay na ang turtle na to. Tignan natin, mukhang dito magkakagulo eh. Correct. And malaki ang magiging ano neto ha, tawag dito, magiging effect. Sa laro. Totoo. This is the second turtle. Merong extra buff na magaganap dyan. Both of the teams giving their cores space to go for kills. Pero ito. Abyssal Arrow ang inat-ngat na dito. Sabay out na muna si Kripsu. Alam nila, wala silang frontline. They can go. Docman, hinuli. Si Toshino, medyo nasusunog na tropa natin dito. Out na ba? Tawagin ang bumbero. Nasusunog si Toshino. And ito, pagong mukhang kukuha ni na ata dito. Patay na si Docman. Tinuluyan sa likod. At hindi nasunog ang bumbero dahil si Escanor ang nasa camera natin dito. Ladies and gentlemen, Kenji, napamali ata ng position. Apat na hero dito ngayon na nasa ng Geek Farm. BMI in si paring Escanor pero pwede siya mag-out. Yes, nag-out siya. Nag-iwan pa siya ng mga onting patubig doon sa bandang top lane. That was another fight in favor of Geek Farm PH. Napakaganda nung ginawang engage mga fake back dito coming from SGD Omega. Oh, hindi my na naging worth it. Pero ito na, why not? Pumapalag na naman dito. Why not naman daw palagan? Eto ang dalawa. Tignan natin. Nasusulog ang bulaklak. Si Hit will go down. Di pa naman sa bakbakan. Wall lock coming from Crimson. Sinayawan na matindi. Now, tumba si Why Not. Out na po muna. Disengage. One for one exchange. The Shaolin ML is online right now. Why not? He knows na kapag tinakbo yun, pwedeng-pwede na siya mamatay because of the true damage na meron si paring Toshi. Anong ginawa niya? Classic, unahin mo yung support. Kayang-kaya. Meron siya dito nung Festival of Blood na magdadagdag ng onting spell bump para sa kanya kada kagat niya dito. Inuna niya even yung trade. Yes, nakakir si paring Toshi pero goods pa din yon para kay paring Why Not. Still, as long as magkakaroon tayo ng exchange siya, makukunin na natin yung kahit maliit pero as long as may kapalit, pwede naman dito. Cancel ang recall. Hinatak ang tropa natin. Nakumit ang kanyang Hurricane Dance. Kripsu might go down. Medyo pulado na. Boom! Kanyang nakuha na dito ang immortality. Mamamatay ng tuluyan ang kanilang Kripsu dito. Ang kanilang akal. Classic KS si paring Why Not doon, mga kaibigan. Kill secured. Kill secured. Ladies and gentlemen, we have ourselves a ball game. SGD Omega, lumalamang sila dito in terms of controlling lanes. Controlling lanes. Pero anong nangyayari dito, Geek Farm, sila ang nagsiset ng tempo kung kailan ang gera dahil nga si Docman, the ultimate playmaker, laging on point yung mga Divine Judgment. Tsaka parang every cooldown talaga, talo na tayo. Talo na natin to, sayang to, may cooldown daw to, balita ko eh. Oo nga, sayang yung cooldown. Sayang yung cooldown. And of course, SGD Omega, hindi rin naman sila nagpapaano eh. Kumbaga, hindi sila nagpapatibag. Kahit na napakaganda ng mga Divine Judgment, tingnan mo si Toshi, isa pa lang yung death. Lahat ng mga may deaths dito sa SGD Omega, mga tanks and supports. Tama. Which is, yun talaga, yung trabaho.
trabaho ng tanks and supports, Sir Prof. B. Inaalagaan talaga na matindi. Ito, tamang bush muna ang buong SGD Omega. They're trying to beat ata the Blue or the Lord. Tingnan natin dito kung ano mangyayari. And still, ang pinagiging problema dito ng Gate Farm is inaalam nila yung laro ni Kenji. Oy! Ito! Tinatak na naman dito. Napakabilis ng burst coming from tropa nating Gate Farm. Hindi pa naman sa bakbakan. They want to engage dito ba? Toshino, wala kang kasama support pero free hit dito sa Getly! Free hit sa Getly pero pumunta siya sa bandang bush. Boom! Pero hinabol pa rin siya. Ladies and gentlemen, that was a shutdown para dito kay Toshi. Again, the ultimate playmaker. Dokmen, mga kaibigan. Biruin mo, hinila niya yung si Carl Tizzy. Ooh. Hinain niya sa tatlo. Hinain niya. Ginawang pinagpiestahan. Pinagpiestahan. Sabi, uy, ulam! Ulam! Kainin natin ito sa SB. Wow, ulam! Wow, ulam! Ginawang lechon. Nagulat si Carl Tizzy doon. Gulat siya eh. Parang ganun eh. Grabe, Dokmen, hindi rin natin in-expect yun. Pwede pala tumagos yun. Pwede tumagos yun. Kaya tama naman, nagulat na. So, kailangan dito si Esme, kailangan mamulat na. Mamulat na dapat si Carl Tizzy on the positioning. Sinasabi natin na baka pwedeng threat yung Abyssal Arrow dito. Pero hindi eh. Yung Divine Judgment. Si Dokmen si is everywhere. Kita nyo naman, every time may cooldown, tatalunin na talaga niya pag may pagkakataon. Ito, another lane bait coming from side ng Geek Farm. Kung may magde-defend, kinaman naman yung tago dito ni ano. Ni Kingpin. Oh, ni Kingpin plus si Dokmen, tinan mo. Rumi-ready siya, ini-scout niya. Sige, pwede nating hatakin anytime dyan. Alam niya, macho yung dalawa sa likod, sa harap. Mm-hmm. Trying to check, face check muna dito kung sino pwede yung hatakin. Trying to bait naman ang kanyang Divine Judgment dito coming from Kripsu. Grabe, no? Natatakot na sila ngayon sa isang Kaja na naka-immortality. Hindi sila makalapit, may tumama pa na pana. Eto, tumama ang pana. Hit will go down. Napakagira na burst. Penalty zone is up na naman. Wow. From the backlines, sinusunog ni Wynette ang buong tropa. It's a wipeout! It's a wipeout! Grabe naman, and mukhang tutuluhin na agad ang nagkabakbakan dito. Medyo mabilis at binigla ang SGD Omega. Geek Fam PH Classic, ladies.